Beso Health Department pinag-iingat ng huso ang publiko sa Wuhan coronavirus. Tatlong Chinese nationals na nakitaan ang sintomas, mahigpit pa rin binabantayan sa San Lazaro Hospital. Lungkot at paghihinayang sa pagpanaw ni Kobe Bryant. Pagpupugay sa basketball legend, walang patid. At Al Lake, binakura ng mga otoridad para wala nang makabalik sa bulkan. Paano kaya nila ginawa yan? Nadagdagan pa ang mga taong binabantayan ng health officials sa bansa dahil sa hinihilarang kaso ng bagong coronavirus. Ang pinakabago ang tatlong Chinese na dinala sa San Lazaro Hospital matapos makitaan ang sintomas ng trangkaso. One is from the province, but of course, there's a lockdown. We all know that I think there's a lockdown on Wuhan and surrounding areas. So the whole province now, they have limitations on travel. So these people all have one thing they have in common is that they came from China. Their specimens were already sent to Australia. So maybe by Wednesday or Thursday, we expect to see results if they test positive for pan-coronavirus. Sa kaubuan, 10 pasyente ang patuloy na inoobserbahan bukod sa 3 sa San Lazaro Hospital. Mayroon ding tig-iisa sa Muntinlupa, Pasay, Tacloban. Tig-2 naman sa Aklan at Cebu. Ayon sa Health Department, mga Chinese, Brazilian, American at German ang binabantayan. Nauna nang sinabi ng mga health official na nagnegatibo sa bagong coronavirus ang ilan pang persons under investigation. 82 na ang namatay sa China dahil sa bagong coronavirus. Patuloy ding nadaragdagan ang mga bansang may kumpirmadong kaso nito. Pumalo na sa higit 2,800 ang nahawahan nito sa buong mundo. At para hindi makapasok ang bagong coronavirus sa bansa, inutusan ng gobyerno ang Philippine Offshore Gaming Operators or POGO na i-quarantine ang mga empleyado nito galing sa mga apektadong bansa. Karaniwang mga Chinese ang nagtatrabaho sa mga POGO. Nag-abiso naman ng gobyerno ng Turkey at Estados Unidos sa mga mamamayan nito na huwag munang pumunta sa China. Ang Canada naman, pinaiiwasan muna ang probinsya ng Hubei. Alamin natin ang update sa tatlong Chinese national na nasa San Lazaro Hospital. Kausapin natin si San Lazaro Hospital spokesman, Dr. Ferdinand De Guzman. Magandang umaga po, Doc. Good morning din po, ma'am. Magandang umaga po. Doc, kamusta na po itong lagay ng tatlong Chinese nationals? Stable naman po sila, ma'am. Wala naman pong deterioration or wala naman pong masasabi natin na nagkaroon ng bagong symptoms or complication like pneumonia. Pero under observation pa rin po sila, ma'am, because ito ang mga under surveillance po. Okay, ano po ba yung symptoms na pinakita nila? Okay, yung nauna pong admission namin, ma'am, na Chinese national, ito yung admit last Friday. Okay, he came in po lagnat, tipon ubo. Okay, kasama po niya ang partner niya. So, ang partner niya, ma'am, girlfriend niya may ubo na rin. So, automatic po, direct contact or exposure, ina-admit po namin. So, dalawa po sila kaagad. Of course, the third Chinese came in with difficulty of breathing po. Medyo nag-improve naman po, ma'am, kasi tubig before. Okay, so minomonitor po namin ang mga conditions. No deterioration po. Okay, sorry Doc, yung third Chinese, kailan po ito dumating? Yung third Chinese po was admitted yesterday. Okay. Itong third Chinese, ma'am, was also coordinated from the hotel where nag-check-in po siya. Kung saan siya nag-check-in. Kasi concerned sila because parang hindi raw lumalabas sa room. Okay. Opo. So, sila na mismo po on their own initiative, tingnan nila. Pero in a way po, siguro the Chinese national was practicing his own isolation. Kasi nagdududa na po siya, ma'am. He was worried about what he was experiencing. Kaya siguro po, he avoided any contact with other people. Okay. Yung sinasabi niyo po na no deterioration, ibig po sabihin niyo na nga, hindi po lumalala, ano po? Mm-mm. Opo, yes, ma'am. Opo. Okay. Tapos yung binanggit niyo, meron po silang itong tatlo may travel history from Wuhan? Ma'am, actually, ma'am, yung dalawa po is from Wuhan. Yung pangatlo po is from the province. So talagang sa kwan po, sa checklist na nilabas ng WHO and DOH, patok po sila. That's why we had to admit these 3 patients po. Okay, paano naman kaya, Doc, yung mga nakasalamuhan nila?
Yes, it's good that that now brought up niyan, ma'am. Kasi we can only do so much doon sa mga nire-refer po sa amin. Ang kwa natin, ma'am, the target should be the general public, the, yung mga tao po. Sorry, yung mga sa hotel po na nagtatrabaho. Pag alam po nila na the history of travel, lalo na po sa high-risk areas, I think they should also take precautions. Maganda yung sinabi nyo. Kasi, Doc, sinabi nyo dito sa pangatlong patient, hotel yung nag-refer, ano? Yes, ma'am. Pero saan? Even first two patients po, ma'am, then nung pangalang pakiramdam ng lalaki, pumunta sila sa private hospital. So they self-consult in a private hospital. And the private hospital arrested them to us because of the advisory of the DOH. Okay, pero would you know kung bagong dating lang po itong mga to na travel from China or matagal na, ilang araw na po kasi sila dito? Kasi ma'am, pasok na po sila sa checklist natin of 2 weeks incubation period or observation period. So it could be, ma'am, pag alis nila sa China or pagdating po sa atin, wala pang signs and symptoms. During the observation period set by the Department of Health and World Health Organization, pasok po sila. That's why, aside from the signs and symptoms, yung window period po, yung sinasabi natin, pang time na alin sila sa China and that manifest pang signs and symptoms of the disease, kasama po sila, so we had to admit these patients po. Yun nga, siguro they've been with us for several days na po yata, ma'am. Hindi, yun nga daw kasi kung kunwari, di ba, pag nasa flight sila, posibleng may mga nakasalamuha or nakasama sila dyan sa flight, di ba po, Dok? Yes, ma'am. Mag-up ngayon, ma'am. I think, ma'am, at po ng means of travel ngayon, whether by land, by air, by water, I think we should take precautions. Hindi naman po, ma'am, na alarmist tayo. We do not want to alarm the public. But still, an ounce of prevention is better than a pound of cure, lalo na po sa sakit na ito na wala pa tayong alam na treatment or cure. Kasi na po, novel, ma'am, bago po siya. Okay. Tapos, Doc, do we have enough facilities? Tama lang po ba yung mga gamit dyan sa San Lazaro Hospital for this one? Okay. Sa ngayon po, ma'am, dalawa po ang negative pressure room. Ang negative pressure po is the ideal setup pag na-admit po ang patients like this. So we are now converting other areas of the hospital para if ever po na merong mga high-risk patients na dadain sa amin and i-admit, we can admit them and observe the standard precautions po for these diseases. Kasi droplet po siya, ma'am, eh. Bahin, ubo. Pero kami po, sanay po kasi kami, ma'am, so we combine droplet transmission, yung precautions with airborne transmissions and precautions po. Doc, how about your personnel, yung hospital personnel po? Yes, ma'am. Okay. Hospital personnel po, ma'am, kasi sanay na po kami sa mga ganitong diseases way back po nung nag-start ang SARS. So more or less, alam na po namin, so we have assigned people to areas like this, pati po yung medtech na kukuha ng dugo. And even janitor po, ma'am, yung janitor and security guard na-assign po para hindi po sila like they attend to these patients, they are exposed to these patients with the precautions, of course. Pag lumipat sila and they attend to other patients, other duties, hindi po sila magdadala ng microbial if ever meron pong novel coronavirus. Okay, Doc. Balikan ko lang, Doc, yung sinabi nyo kanina dun sa tatlong pasyente. Yung couple ho ay dumating ng Friday and then the third one? Yesterday po. Sa hospital po ito, no? Yes, ma'am. Opo. But you're saying yung arrival nila dito sa Pilipinas ay within the 2 week incubation? Yes, ma'am. Kasama po sa 2 weeks observation period. Pero hindi niyo po masabi pa kung kailan dumating dito sa bansa. Sorry, ma'am. Hindi ko lang po na-pick up yung... Kasi they have their passports. Hindi ko lang po nakita because these were not let known to us. Pero binilang na lang po namin ang araw. So parang pasok po sila, ma'am, dun sa checklist set by the DOH. Na 2 weeks observation period. Okay. And methyltomas po silang naramdaman. Okay. Maraming salamat kay San Lazaro Hospital spokesman, Dr. Ferdinand D. Guzman.
Isa pang gustong pigilan ng Health Department bukod sa Wuhan coronavirus ang pagkalat ng fake news. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, mas viral pa ngayon sa new coronavirus ang maling impormasyong kumakalat sa text messages at social media na nagsasabing may kumpirmadong kaso na ng kinatatakutang virus dito sa Pilipinas. Giit ni Duque, hindi ito totoo. Sinisipan ni Duque sa fake news ang pagsuspinde ng klase sa ilang eskwelahan dahil sa takot sa bagong sakit. Tingin ni Duque, hindi kailangan ang suspensyon ng klase sa puntong ito. Let's not be used by unscrupulous groups whose agenda is to propagate infodemic. Infodemic means the spread of false or baseless pieces of information, because otherwise this problem, this misinformation can be more viral than the virus that we all are guarding against. O ito hindi fake news, kaya makinig kayong mabuti. Sabi ng Health Department, pwedeng maiwasan ang pagkahawa sa Wuhan coronavirus. Ang susi dyan, ang mismong salitang Wuhan. Kung ano ang dapat yung tandaan at gawin, pakinggan ang panayam kay Dr. Eric Tayag. W is wash your hands often. U is use mask properly and when necessary. H is have your temperature checked every day for fever, especially if you just traveled to Wuhan. A is avoid large crowds and stay home if you are sick. And N, never touch your face with your unclean hands. Dagdag naman ni Health Secretary Francisco Duque, walang masama kung galit-galit muna tayo ngayong may kumakalat na sakit bukod sa group hug. Ito pa ang ilang dapat iwasan. Avoid shaking of hands this time. Sometimes at the most, siguro fist bump. Avoid beso-beso. Okay? Please. Okay? Tigilan na muna. Ganun na lang. O kung gusto nyo, finger to finger na lang.